Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. For today's video, since a lot of you requested that I do a eyebrow tutorial, ayan na, ginrant ko na ang request nyo and as you can see, tapos na yung buong face ko. Ang kulang na lang is yung eyebrows. Actually, meron na akong previous na eyebrow tutorial pero nag-change na kasi yung ano ko, yung process na ginagawa ko every day. So ayun, yun yung ituturo ko sa inyo ngayon. So if you wanna know how I do my eyebrows, just keep on watching. So ang first kong gagawin, same pa rin na para iba-brush ko muna yung ano ko, yung hair sa brows. Para mas madali i-shape. Guys, sorry if gumagamit ako ng smaller na mirror kasi nahihirapan talaga ako kapag wala akong salamin mag-makeup ng ano kasi hindi ko makita, malabo talaga yung mata ko. So ayan, first ito yung gagawin nyo. Tapos yung gagamitin ko yung Jazzy na eyebrow gel. Tapos kukuha lang ng konting amount. Dito sa hands ko. Tapos kung kulang, pwede pa naman dagdagan. Ang lagi kong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin, dapat, for me, ang tamang paglagay is simulan mo sa gitna. Kasi since yun yung pinaka-darkest na part, yung from middle hanggang dun sa dulo. So, ang tendency kapag nagsimula ka sa front, mas dark na yung pinaka-front, ano mo, yung brow head mo. So, sisimulan mo muna sa gitna. Tapos, i-outline mo muna yung shape ng brows mo. Sa baba, tsaka sa taas. Yan. Tapos, saka mo i-fillan yung, ano, yung nilagyan mo ng outline, yung middle hanggang dun sa pinakadulo. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no... Tapos, kapag tapos mo na-fillan yung nasa arc, yung sa may middle, papunta dun sa dulo, yung natitira sa brush mo, yun na lang yung gamitin mo dun sa pinaka, sa brow head mo. Para hindi siya magmukhang Nike. I mean, yung parang check na eyebrows. Tapos, after nyan, ibabrush mo siya ulit. Tapos, medyo ayus-ayusin nyo na lang yung gilid, kung kulang pa. So, ayan na yung finished na eyebrows, actually. Ay, hindi pa pala. Gagamit ako ng mascara, actually, for the eyelashes to. Kaya lang, masyado siyang... Parang thin lang yung nalalagay niya sa eyelashes, kaya hindi siya very effective. Kaya, ang ginagawa ko, ginagamit ko na lang siya sa eyebrows ko. Para kumapal yung, ano, yung strands dito lang sa brow head. Tapos, ibabrush ko siya ulit nung spoolie na ginamit ko kanina. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. By the way, guys,
Itong brush na ginagamit ko is from Marionaud. I don't know, mga 100 pesos and below lang ata siya. Or basta hindi siya aabot ng 200. Tapos yung Jazzy, it's around 400 pesos if I'm not mistaken. Tapos kapag okay na sa inyo yung brows nyo, para i-clean up lang, maglalagay ako ng concealer around it. Or like, kung gusto nyo mas less yung coverage, pwede namang foundation. So ang gagamitin ko ulit yung Jazzy ko na foundation na cream para linisin yung gilid-gilid ng brows ko. To the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. Sorry guys, kung medyo nakapangbahay lang ako, actually papunta na ako sa school in a while, pero ginagawa ko lang tong tutorial para mag-grant na ang inyong video request. So ayan na yung finished look. Gagawin ko lang yung kabila para makita nyo talaga as a whole yung ano, yung eyebrows ko. So that's it. That's how I do my eyebrows. Isang tip ko lang pala sa mga taong nagpapaayos tapos nagpapa brow cleaning or papagroom ng eyebrows. Usually, ang tendency kasi masyado na nanilipisan ng mga gumagawa. So, ang ginagawa ko usually, nilalagyan ko muna, minimakeupan ko yung kilay ko. Just make sure na may buhok yung minimakeupan nyo. Tapos from there, dun na kayo magpaayos. Sabihin nyo, like, sundan lang yung makeup para after, mas madali, actually kasi mas madali mag-makeup kapag nakaayos yung brows nyo. So, ayun lang. I hope you guys enjoyed my video and I'll see you next time. Bye!